Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from algebra. So ito na agad yung tanong mga lodi, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So find the real value of x that satisfies 8x cubed minus 36x squared plus 54x minus 39 is equal to 0. So since ang sinasabi real value, so itry nyo na mag-synthetic division mga lodi. Kaya lang, kapag nag-synthetic division kasi kayo, diba ang titingnan nyo muna yung factors ng 39? So kapag tinry nyo kasi yung 13, yung mga factors ng 39 like 1, 3, 13, tsaka 39, hindi pwede. So out of those mga lodi, I mean, kung hindi pwede yun, so we have to try something else. Although you can try it on your own, pero hindi siya gagana. Okay, so ang goal natin is mapasimplify itong equation natin such that we can get a real value of x. So, ang 8x cubed mga lodi, di ba ang 8x cubed, pwede natin siyang isulat as 2x quantity cubed. Tama mga lodi? So, out of this idea, so para ang iniisip ni Sir IJ, baka pwede natin siyang i-express as a cube of a binomial. Okay? So, ang gagawin natin, so alam natin na ang x plus y quantity cubed can be expressed as x cubed plus 3x squared y plus 3xy squared plus y cubed. Ganun din kapag minus, alternate lang yung signs. So, ano mangyari dyan, Sir IJ? So, ibig sabihin, ang coefficient pala nito is 1, 3, 3, 1. So, parang ito, magiging ano to mga lodi, 1 multiplied by 2x cubed, di ba? Plus or minus pala kasi may negative tayo. So, gawin natin itong minus. So, ito plus minus, tapos dito yan, ayan. Kasi alternating yan mga lodi. Minus 3, kasi may multiplier tayong 3 times 2x, quantity squared. Tapos hindi natin alam kung ano yung kasama niya. Or let's say, gawin na lang natin siyang A, constant. Bakit Sir IJ? Ano ba yung idea mo? Ang idea ko, gagawin natin siyang 2x minus A, quantity cubed, is equal to a value of B. So, yun yung goal natin. Goal ni Sir IJ. Pati goal nyo rin. Okay? So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, ito, minus A. So, notice na ano yung coefficient natin dito, mga lodi? Negative 36. So, ito, okay na tayo sa negative. So, 36 na lang yung problema natin. Pag ito, in-expand natin, tsaka ito, so, this will become 3 multiplied by 2x squared. That is, tama ka dyan, idol. That is 4x squared multiplied by A. 4 times... Ay, sorry, na square na pala natin. So, this should be like this. So, 3 times 4x squared. Okay? So, 3 times 4, that is 12. Ano mo multiply natin sa 12 para maging 36? Nadali mo, Lodi. Yung A natin ay, A is equal to 3. Baka nalito, 36 divided by 3 times 4 lang, that is 12. So, that is 3. Kaya, ang ibig kong sabihin, we can express this as 2x minus 3 quantity cubed. Kaya lang, kapag in-expand mo ito mga lodi, this is 8x cubed minus 36x squared plus 54x minus 27. E minus 39 to. Kaya ang gagawin mo mga lodi, gaglalagyan mo siya ng 12. Kasi itong 12, kapag nilipat mo sa kabila, magiging minus 39. So yun yung ano natin, brilliant idea na hindi na tayo gagawa pa ng iba. So, pwedeng gawin nyo na yung recta for as long na yung coefficient is a perfect cube. So, ano mangyari, Sir IJ? Equate natin sa 12. So, get the cube root. So, 2x minus 3 equals cube root of 12. So, 2x equals 3 plus cube root of 12. Therefore, the final answer for this problem is x is equal to 3 plus cube root of 12 all over 2. So, ito na yung magiging real value ni x. Nagtataka kayo, bakit diba 3 yung degree, dapat 3 yung roots natin? Yes, 3 yung roots natin. Pero kapag tinry nyo yung factor out yan mga lodi, magkakaroon kayo ng imaginary. Siguro, try to look for it na. Pero, isa lang yung magiging real value ni x na magsasatisfy dun sa equation natin, which is 3 plus cube root of 12 over 2. Tingnan nyo, napaka-exact niya kasi, cube root of 12. So, just in case, you have further questions or clarifications, don't hesitate mga lods to ask questions through comment. So just salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin, and more power sa inyo mga lodi. I hope you all the best, and focus na lang dun sa lahat ng ginagawa nyo, and mag-ingat na lang especially pandemic.
See you in my next match tutorial video and bye-bye for now.